mga mamaw na nai fish na naman ang ating huli. Ayan. Yung mga bro, kung mapapasin nyo, wasak yung kanyang bandang buntot, no? Ang laki ng tama, oh. So ito mga bro, yung ganitong ayungin, sariwa-sariwa pa, o sinakmal to ng ano, posible ng knife fish. Lalitawan din. Ayos, ayos. O, mukha lang marami ulit. Pero konti lang yung mga bro, siguro mga kulang-kulang isang kilo. Marami pa mga bro. Ayan na. What's up? Good morning, good morning, good morning mga bro. So eto, update tayo sa ating huli sa kitang. So eto ang huli natin ngayon mga bro. So siguro mga mahigit 20 kilo. Mga mamaw na knife fish na naman ang ating huli. Ayan. So hindi na naman natin na i-vlog. Huwag kayong mag-alala mga bro, sa susunod i-vlog na natin ang ating pangingitang. Medyo malakas lang kasi ang amihan kanina, kaya hindi na kami nag-vlog. Sa susunod na pangingitang na lang natin, para makita nyo rin yung paraan natin ng pangingitang na. So ito mga bro, yung ating huli na knife fish. Ayan. So ang dami. So yan si Tol. Tol, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning mga bro. Ayan, umagang blessing na naman mga bro. Ayan, thank you Lord sa biyaya. Marami na naman tayong huli. At may taos na naman tayo. Yun. So yan mga bro, almusal muna tayo habang inaantay natin si Tol. Na itatakal lang yung ating mga huli na knife fish mga bro. So pass muna tayo sa kape ngayon. Milo muna tayo. Ayan, Milo. Ilagay tayo sa plastic na. Tapos meron din tayong tinapay. Sarap to mga bro, Milo. Milo everyday. Yun, sikat na araw mga bro. Ganda na pagsikat ng araw. Ayan, tinapay tayo. Bro, sumikat na rin ang haring araw. Ganda ng panahon. Yo, what's up? Good morning sa inyo mga bro. Mapagpalang umaga at punong-puno ng biyaya sa ating lahat. Tagal nating hindi nasabi ito. Bawat gising, blessing yan kay Lord. Thank you, Lord. Ayan. Amen, amen. At tayo ay mag-ano? Mag-Milo. Ayan. Tsaka tinapay. Dito tayo sa landing. Ayan mga bro. Dito tayo magkape habang tinatanaw natin ang magandang tanawin dito sa laot. So tara. Ay, sarap. Magkape rito mga bro. Woo! Kape tayo. Ami, halika. May nag-ano pala sa iyong tali. So mga bro, may nabasa ako sa comment kahapon. Nag-aalala doon sa tali ni Ami. Ayan, shoutout sa'yo. So, Ami, halika nga muna. Silipin ko na yung tali mo. Uy! Halika. So, okay naman mga bro. Hindi naman siya hapit sa kanyang leg, no? So, nag-aalala kasi yung ating subscriber. Baka daw nasasakal si Ami doon sa kanyang lubid doon sa leg, no? So, hindi naman maano mga bro. So, pangit lang talaga siya dahil lubid. So, siguro, bili tayo ng panlagay talaga sa aso, no? So, bibili tayo mga bro. Palitan natin yan. Kaya, Ami. O, bakit ka tumatahol? Sino tinatahol mo? Ayan na pala si Tol. Mga bro, narin si Tol. Kapi muna tayo. Diyan na si Tol. Tama na lang si Tol. Tol, good morning. Good morning, mga bro. Kumusta? Ilan ang ating kinita ngayon at ilang kilo ang ating knife fish na uli? So, ang ating knife fish ay 20 kilos. Sakto. Sakto na naman. Parehas ng nakara. 20, mga bro. So, yung mga bro, 20 kilo na naman yung ating huli. Parehas na parehas nung nakaraang huli natin pangingitang. So yung banyera, yakit mo na ba? Ay mga bro, si Tol magtitimpla na rin ang kanyang Milo. Hindi natin pinagtimpla kanina, baka kasi lumamig. Ayan, kaya tayo lang muna yung nagtimpla na. Hindi dadali pa, mamaya pa ba yan? Magpabiling ka ng tali. Tsaka isang taga, ichat mo.
So magpapabilin tayo mga bro kasi ng ano, natali yung pang ano, panlawayan natin sa kitang tsaka isang box na taga. Ana. Okay na, mainit pa yan. Mainit pa. Ito kape ko kainit pa. Ayun mga bro, kailangan natin ng taga. Kasi ano, medyo nagkukulang na yung mga taga natin. Tapos may mga part na mapupurol na yung ating mga hook dun sa ating kitang. Kaya yun, kailangan nating magpabili ng bagong hook at saka panibagong ano, lawayan. Kasi dadagdagan natin yung ating kitang. Kasi tuwing tayo ay nangingitang mga bro, pagka yun ay sumasabit sa mga ano, sa mga kawayan, so nalalagot yun, kaya umiigsi yung ating kitang. So dapat inaalagaan natin na ano, na dagdagan ng dagdagan. Ayan. So pag umiikli, dapat dadagdagan natin yung ating kitang. So tara, tuloy natin yung ating ano, pagkakape. So may loli tayo. Amiyo, sa'yo. Nahiya pa si Ami. Yan for today's video mga bro, hindi ko na pala nasabi kung anong video natin ngayon. So meron tayong kalat na pangayungin. So kagabi pag palaot natin, kumalat tayo, naglatag tayo ng lambat na pangayungin. So ngayon titingnan natin kung merong huli. Kasi yun nga, gaya na sabi ko ng mga nakaraan natin sa vlog, isang linggo na medyo mahina talaga yung hulihin sa pangayungin. Kaya hindi tayo kumalat ng mga nakaraan. So ngayon kumalat ulit tayo dahil medyo malakas yung amihan, baka sakali makahuli tayo ng ayungin. At kahit pang ulam man lang, di ba? So yun, susugin natin yun, sasamsamin natin. Ami, huwag mong galawin yung ating cellphone, baka mag-iba. So tingnan natin kung may huli mga bro. Yun ang gagawin natin ngayon. Tapos siguro, check din natin yung mga pamain natin doon sa ilalim. So tingnan natin kung makakasapat pa sa susunod natin na pangingitang. So kung hindi, mamayang gabi, mag-aalsa tayo ng ano, nantakip ng fish cage at manghuhuli uli ng pamain. Yun. Yung mga bro, ganun lang ang ating buhay dito sa laot na napakasimple at talagang payak. Wala tayong kasiguraduhan kung magkano ang ating kikitain sa isang araw, pero at least nakakaraos, di ba? Ayan. Minsan sagana yung ating huli, minsan naman mahina. Ganun ang buhay ng maing isda. Walang fix na kung ilan ang kikitain mo sa bawat araw. So ngayon kumita na naman tayo. So yung 20 kilos na yun mga bro, nasa ano yun, 1,100 ang kabayaran noon. Kasi sa 55 kinukuha yung ating huli na night fish. Tapos yun nga, may pang-ayungin pa tayo, baka sakali makahuli tayo ng ayungin, edi pwede natin ilako, di ba? Ayun lang mga bro, yung isang bagay na maipagmamalaki mo sa ano, dito sa isla, sa buhay ng isang maing isda. Yung simple, payapa, malayo sa ano, malayo sa gulo, talagang tahimik, no? Gusto mo ng payak na pamumuhay, simpleng pamumuhay, ito yung pinakamaganda. Yun nga lang, pagka ikaw ay isang manging isda mga bro, dapat meron ka talagang ano, puhunan. Kompleto ka sa lahat ng palakaya dito sa Alawan ng Laguna Lake, no, para kahit papano talagang makasurvive ka. Dapat meron kang skylab, meron kang fish cage na paglalagyan mo ng mga huli na similya dun sa skylab. Meron kang mga pante, pambangus, pangayungin, pantilapia, dapat kompleto yan mga bro. So meron ka rin kitang. Para kung ano yung lumabas na isda mga bro, kung ano ang maigi na isda, ayun yung huhulihin mo para ano, kumbaga araw-araw meron kang kinikita. Nakakasabay ka sa mga manging isda dito sa Lawan ng Laguna Lake. So ang manging isda, magandang hanap buhay talaga mga bro din. Yun nga lang, gaya na sabi ko, dapat kailangan mo ng puhunan at kailangan mo marami kang palakaya dito sa Lawan ng Laguna Lake. Halika na! Bli! Ay naku, lagay ka dito ah. Pag hindi mo kinuha yan, kakainin ko yan. Do. Yan, akyat na tayo mga bro. Ano kagawad? Ilang araw na lang ah, kinakabahan ka na ba? Nananalo tayo bro, pagkakalob sa atin ng Panginoon yan. Amen, amen. Hindi po tayo nakalaan sa ano, sa manalo. Pag tayo manalo, salamat po. Kung tayo matalo, okay lang din po. Salamat din po. Ayun. So, plano si God, plano sa atin. Ayan. Amen. Kung sino ang manalo, yun ang binigay ng Diyos. Yeah, so supportahan natin siyempre. Yun ang kagustuhan at kaloob ng Diyos. Amen. At ating supportahan. Supportahan natin. Kahit hindi natin kapartido,
suportahan natin mga bro dahil yan ang kakagaganda ng ating barangay. Naku, parang si ano, hindi ko narinig yung talumpati mo, talagang maganda yung talumpati mo yata no meeting di advance eh. So mga bro, ito yung ating kitang. So yan, maganda pagkakasamsam nito mga bro, kaya mabilis na naman itong pakihin na yan. A few moments later. Yan mga bro, tara, punta na tayo sa ating kalat. Mga bro, meron na rin tayong huli na mga kanduli, malalaking kanduli. Huli natin sa kitang. Ito, ayan, lalaking kanduli niyan mga bro. Hindi pa natin alam kung ano luto ang gagawin natin. Lalaking kanduli. Ayan. Patang ko ba? Ganun. Tara! Diyos ko. Tara tayo. Yan mga bro, ang pag-aalsa daw natin ng Skylab sa Lunis na. Para ano? Para lati siya, medyo matagal ang lati. At saka may pang-ulam yung ano, yung mga pinsan natin diyan na darating. Ito na mga bro, sana meron. Yun, nakakita na tayo ng isa. Oh, mga bro, may isa na oh. Isa na. Dalawa. Isang kilo lang tayo mga bro. Ayos na. Mahina talaga mga bro. Wala tayong kalat na pambangos mga bro. Walang mahuling bangos ngayon. Aww. Nga pala mga bro, sa November 4, magkita-kita tayo sa Barangay Ithan. So susuporta tayo sa pa-tournament ng BWAS Pilipinas team. Ayan. So kina bro Aljun, punta tayo doon sa kanilang pa-tournament. Aaten tayo kasama ang ibang mga member ng Talim Anglers. Ayan. Suportahan lang mga bro para pagka tayo naman na nagpa-tournament, susuportahan din nila tayo. So ganun. Magkita-kita tayo November 4 sa Barangay Ithan. Araw po na Sabado yun mga bro. Sana tayo manalo dahil hindi pa tayo nagcha-champion sa tournament. Bro John John, sumama ka sa Barangay Ithan. Pupunta tayo. Maraming bangos doon. Paano din siya payagan ay? Ha? Paano din siya payagan? Papayagan ka! Isang araw lang ang hinihingi. Ayan mga bro. Hingi ko. Giniagawa mo. Isang araw lang naman. Mahina talaga mga bro. Hindi tayo makakita ngayon ng hitik na hitik. Ang kapit. Yung mga bro, isang banatan siguro mga 15 piraso lang. Hindi pa naka 1/4. Ano bang banatan? Loan. Pwede yata kapit dito mga bro. Kung maganda kapit, ayan. Oh, may kapit dito. Yeah mga bro, shoutout muna tayo kay Ferdinand Eco. Shoutout sa'yo bro. Shoutout din kay Manolito Arago ng Peña Randa Nueva Ecija. Shoutout bro. At kay Ponciano Aquino ng Los Angeles, California. Shoutout sa inyong lahat mga bro. At maraming salamat sa panonood. Ilan siya? Tatlo? Ano ba? Hindi, pala. Patali.
Nako mga bro, nalitawan din sa wakas. Nalitawan din dito. Sa panta. Sa panta. Sa kuya, doon sa inaalisan natin 14. Yan, dalawang banata na tayo. So doon naman tayo sa kabila. So mga bro, ito nilagay natin sa ibabaw ng fish cage. Sa takip. Tingnan natin kung may huli. Laot. Yan, meron pa agad. Sa tuwing tayo'y magkakalayo. Patrasin natin. Ha? Ano? Ano, ano? Hindi ka na, patrasin natin. Mga bro, sa mga nagtatanong pala kung pwede raw ba itong mga ayungin na alagaan sa fish cage, no? Kasi kung aalagaan nga naman natin to, mga bro, yung mga nahuhuli natin talahisa, kung mapalaki natin yun, talagang malaking pera din yun, di ba? Pero mga bro, sa aming pong palagay, may mga nagsubok na rin, hindi po siya ubra. Kasi pagdating po ng taglamig, parang naano po siya, namamatay. So, meron po talagang season ng ang ayungin dito. At hindi po siya pwedeng alagaan talaga sa sa fish cage. Pero ngayon sa mga panahon na ito mga bro, pwede pag ilalagay natin sa cage. Kaso dapat hindi natin siya papaabuti ng taglamig. Kasi mga bro, nawawala rin ng ayungin. Hindi natin alam kung bakit. Baka namamatay. Natutunaw siguro mga bro. May nagsubok na raw nun mga bro, mag-alaga ng ayungin sa fish cage. Nung maigi raw ang talahisa sa takip, nilalagay daw sa sa fish cage. At yun, pagkahango mga bro, wala. Ito sa akin si Peloy daw nag-try. Wala daw natira. Parang hindi siya approve mga bro. Meron pa yun. Uy. Ayaw kaya. Meron. Yeah, mga bro. Nalitawan no. Nalitawan din. Ayos, ayos. Kaliwa. Mga bro, si Milya ng tilapia. Pamain sa kitang. Wow, mga bro. Wasak po, may papakita ko sa inyo mga bro. So, mga bro, meron ako ipapakita. Meron tayong huli na na ayungin na yan. Pero kung mapapansin nyo, wasak yung kanyang bandang buntot, no. Alaka ng tama, oh. So ito mga bro, yung ganitong ayungin, sariwa-sariwa pa, buhay pa yung kanina. Yung ganito, sinakmal to ng posible ng knife fish. Posible rin kinain ng duhol. Pero tingin ko knife fish yan. So, yung ganitong kagat mga bro, ayan. So kinagat ito ng ng knife fish, kaya ganyan. Ayun, wasak na wasak. Talaga sumasakmal yan ng mga live bait. Kinagat niya dito sa ating sa ating pangayungin. Ayun. Wasak. Wasak na wasak. Yan, tapos na tayo mga bro. Mga bro, daan lang tayo doon sa ating ipunan ng nagpamain. So tingnan lang natin yung yung ating pain. Kung sasapat pa ba sa isang kalatan, karkulahin lang natin. Tapos siguro yung malalaking ayungin doon, kuhanin na rin natin. Kukuha natin. So, tara.
bro, ito yung huli natin na ayungin. Ayan. So, mukha lang marami ulit. Pero konti lang yung mga bro. Siguro mga kulang-kulang isang kilo. Ayan. Oh. Mas marami dyan yung kanduli. Nahuli natin sa kitang eh. So, ayan. Okay din mga bro. Nakapang ulam din. Ayan. Nice one. Thank you, Lord. Mga bro, daan lang tayo dito sa ating ano, ipunan ng similya para makita rin natin kung gano'n na ba karami yung natira natin na ano, na pain. Kasi yung ginamit natin kagabi mga bro, parang may natira pa eh. Kung may natira kasi dyan mga bro, pwede na tayong hindi manghuli ng ating pamain. So gagamitin muna natin. Kasi maliit lang naman yung lagay natin mga bro, hindi rin natin pwede lagyan ng marami pag tayo nang uhuli sa takip eh. Kaya tingnan lang natin mga bro. Bro, ito yung, marami pa. Marami pa mga bro. Ayan. Marami pa. So sobra pa to sa isang kalata natin. So ngayon, pipilian na natin mga bro. Pipilian natin ang ayun. Para madagdagan yung huli natin. Hindi na lang tilapiyay na. Bato mo lang sana. Pasok kaya. So yung mga bro, may malaking tilapia. Oh. Lalagay natin doon sa kabilang babaran. Oh. Sablay yata eh. Di, pasok. Hindi ba nakita? Ayun na isang sablay. Isang kalata na yung mga bro. Yan na nga. Ay mga bro, okay rin. Okay. Tali muna natin. Parang may pambili ng burger sa watcher. Okay na nga. Yung mga bro, goods. Pwede pa tayong mga lat. Meron pa tayong mga pamain sa kitang. So okay na okay. Pero mamayang gabi mga bro, mag-aalsa pa raw kami para ano, para kumbaga hindi tayo nauubusan ng pamain doon sa ilalim. So yan, medyo mainit na mga bro. Mag-aayos na tayo para makauwi na rin tayo. So yun.